In 3, 2, okay. Hey guys, it's John Michael. And sa video na to, ano ba, guide? Basta, magkukulay ako ng buhok. Magbe-bleach pala ako. Tapos, titignan ko kung yung resulta niya kailangan pa ng kulayan. Pero, yung ini-aim ko is gantong kulay. Eto. Ganyan. Mukha siyang papunta na sa white. Basta, icy blonde hair. Mga ganon. So, yung gagamitin ko is... Eto siya. Chicha. Ayan. Ayan. Nabili ko siya kanina. 135 pesos. 500 grams na siya. Compared dun sa 22 pesos na tigta 30 grams lang. So, kinuha ko na yung malaki. Tapos, ito naman yung oxidizing ba yung tawag dito? Basta yung pang mix dun sa powder. 9% yung kinuha ko. Malaki na din yung kinuha ko, worth 140. Kesa dun sa maliliit na tig 100 grams lang tapos 25 pesos. So, parang basta ito. Mas tipid yung malaki na. Kasi madami naman yung gagamitin ko. And ito for emergency purposes. Bremod pa din. Yan. Hindi naman pala ito yung pangalan niya. Ito. Paano ba yun? Basta yan. Color, very ash golden blonde. So, magbe-bleach muna ako. Wala siyang instructions dito, pero nabasa ko dun sa nakapack na yung ratio daw nito at saka nitong oxidizing, ito, basta ito, is 1:2. So, meron akong pang scoop dito. Mag-scoop ako ng isa nito, tapos dalawa nito. 9% na yung ginamit ko kasi meron nito 6%, 9%, and 12%. I think yung 6%, kung ayaw mo na mas super light, ayaw mo nang papunta na sa white, yun yung gamitin mo. Pero since ini-aim natin is papunta na nga sa white, nag 9% ako. So, yan. Mix muna natin. Never up, never down, never. So, ito siya. Hindi ko alam yung measurement niya. Tantiometer lang tayo, guys. So, ito yung lalagyan ko. Since half siya nito, ilalagay ko na ng oxidizing liquid. Basta ito. Lalagyan ko na ng isang ganto. Feeling ko sobra to. Pero, ayan. As in, puno siya. Ayoko lang siya malanghap. Kasi hindi naman siya langhap sarap. Medyo maingay kasi nanonood sila ng Harry Potter. All time fave natin, Harry Potter. Mix, mix lang. So, try. Ayan. Para makita niyo. Nagpakuha ko ng toothbrush kasi mas komportable ako mag-mix gamit yung toothbrush. Kasi yung mga ginagamit talaga. Sabi dun sa instructions din pala, 45 minutes daw natin siyang stay sa buhok. So, ayun. Mix ko lang siya. Since tantiometer lang tayo, feeling ko lang siya ng konti nito. Ayan. Ang tapang ng amoy niya. So, yung sa likod, papakulayan ko muna sa kapatid ko. Tapos, tayo na magkukulay sa harap. Magbe-bleach pala, hindi magkukulay. So.
hapde. So soon din, isi-share namin yung mga skincare products na gamit namin. Ako, siya, basta yung gamit namin para may variety kayo. Kasi ako, medyo tamad pagdating sa skincare. Tas sila, masisipag. Tas, sino mas masisipag sa inyo ni Jerome? Ikaw, oh. No? Mm. Oh. So, meron tayong tamad, masipag, super sipag. So, ayun, para may variety tayo. Kasi sila, puhunan nila yung kanilang mga mukha. Tayo. Okay lang. Hindi natin puhunan yung ating mukha, kaya medyo tamang care lang. Iwas pimples, ganon. Sila kasi iwas pimples na kailangan maputi pa, kailangan clear pa. Ako, okay na ako sa walang pimple. Pimple free. Highly recommended yung DIY lang. Explore mo lang yung hair color mo hanggang sa makuha mo siya. So ako, since college, nagkukulay na ako ng buhok. Pero recent, iba-iba din. Pero recently ko lang nakuha yung gusto ko talaga na kulay. Ito yung ganito. Or yung ito, medyo ganito pa siya. Pero nagde-fade na kasi ngayon. Ang haba na nga eh. Kaya, kung ano man yung kalabasan niya, sana bumagay sa skin tone natin. Kasi hindi tayo super puti. Mahapdi siya. Another tip is kung kayo mang gika or medyo hindi kakaputian, huwag kang magda-dark color. Kasi dati yun yung kinakatakutan ko. Na baka kapag nag-super light ako, lalo ako mangingitim. Kaya hindi ko tinatry yung light colors. Pero nung natry ko siya, as in, ang laking difference. Parang pumuti ako kahit hindi naman talaga ako pumuti. Pero, ayun. Yun yung effect ng kapag light lang yung, kapag light yung color ng hair mo, tas hindi kakaputian, pinapaputi ka niya. So, yun. Wait. So, ayan. Kung makikita nyo, papunta na siya sa white. Basta, malapit na tayo maging Elsa. So, babanlawan ko na siya. Tapos, gagamit ba ako nitong keratin? Ali, wash. So, wash lang daw muna. Siguro mamaya na. Yung nata sabi ni Chin-Chin. So, oh, yun din. Kasi, chemical na to. Tapos, kung gagamit pa tayo ng kung ano-anong chemical, kawawa yung buhok at saka scalp natin. So, babanlawan ko lang siya. So, grand reveal na. Hindi ko pa siya binlow dry. Hindi ko din siya i-blow dry kasi mahapdi na, tapos mainit yung nilalabas na hangin nun. So, electric fan lang yung gagamitin kung pampatuyo. So, heto siya. Basang sisiw na tayo. In orange, yellow, yellow-orange. Basta Alaska, Alaska pa siya. So, i-bleach ko pa siya ulit niyan para ma-achieve yung white. So, ayan. Kung mapapansin nyo, naman ko ba? Pero, mas pumuti naman tayo, diba? So, ayun. Papatuyuin ko lang siya. Tapos, i-bleach ko ulit siya mamaya. So, ito yung first level niya. Ayan, anyong-anyong tayo. I think ganito yung kulay ng buhok ni V nung nag-debut sila. Or yung mga unang video nila. Medyo orange, blonde. Na ganon. So, ganyan siya. Wala pa rin tatara sa Alaska. So, pinapatayo ko pa siya
Gusto ko lang ipakita sa inyo na medyo basa pa. Medyo parang weak na yung scalp ko, pero isang apply pa niyan para ma-achieve talaga natin yung gusto natin na kulay. Tapos kaninang binanlawan ko din siya. Hinayaan ko lang yung tubig na banlawan niya yung buhok ko kasi ayaw ko din na parang i-ganon-ganon kasi super sensitive na ng scalp ko kasi mahapde. Tapos nakakatakot din baka sa kakaganon-ganon ko sumama yung mga buhok. So wala naman ako nakita ni isang strand na natanggal kaya safe pa siya. Mukhang maganda yung nabili kong product. So eto siya ulit. Lightness. Hindi ko alam kung mahahanap nyo siya sa mga suking tindahan nyo. Pero ayan. Lightness Decoulor Powder. Yun. Bleach ko din yung sa yung buhok ng kapatid ko. So, mamaya ipapakita ko na lang yung buhok niya. Kung ano yung kinalabasan. Flash ko na lang sa screen yung pictures. So, habang pinapatuyo ko to, siya nagbabanlaw. Tapos after niya magbanlaw, i-apply ko na yung second part ng bleaching natin. So, ayan siya. Mas gusto ko na yung texture ng buhok ko kasi medyo dry na siya. Kesa dun sa hindi dry kasi mahirap ayusin. Kung saan siyang bumababa. Ito, parang isang ganun lang. Sumunod na siya. Kaya yun. So, mamaya ulit, kapag i-apply na yung pangalawa, papakita ko sa inyo. So, ayun na. Mag-apply na kami ng pangalawang beses. Tingnan kong kalimutan mag-vlog. So, na-mix ko na siya. Ito na yung pangalawa. Pangalawang beses na niyan. And, ang ganda na niya. Actually, gusto ko na siya. Pero, sa personal kasi, parang orange pa siya. Pero, yun. So, ito na, pangalawa na. So, madaming maingay. Merong isa Harry Potter, merong isa tawag ng pangkay. Showtime, be a hero. Basta yun. It stings. Super hot din niya. Hapte. Solid. Ayan. So, kapag ma-hot din na, electric fan niya lang. Makakatulong siya. Woo! Super hot din kanina. Feeling ko yung utak ko yung nabibleach. Sakit. So, masakit din siya sa mata, kaya sinasarado ko na lang yung mata ko. Kasi parang nababanat yung anik ko. A few moments later. Charot lang. So, ayan. Naulayan ko na din yung buhok niya. So, feeling ko mga 20 minutes na yung nakalipas nun. Kasi nung siya yung nagkulay sa akin, 20 minutes. So, ayun. Magbabanlaw muna ako. Tapos tignan natin. Excuse. Kung gusto ko na yung puti niya, yun na yun. Hindi ko na siya papatungan ng kulay. So, bleached hair lang tayo. So, yep. Shall return. Aladdin na tayo, guys. So, eto na. Pangalawang beses na to. Mas masakit siya compared kanina. Tadun! Wala pa rin tatalo sa Alaska. Alaska forever tayo. So, eto na siya. Hindi pa siya tinignan sa salamin, pero based sa camera, hindi siya nalalayo sa kulay nung kanina. Pero mas light na siya. So, ewan ko kung nanat sa salamin. Eh, again.
may mga natira pa ding powder kasi ayaw ko siyang ganunin, super sensitive na ng scalp ko. Nakasakit na. Kaya, ayun. Hindi pa din ako nag-shampoo, conditioner, or keratin kasi ayun nga, iwas na sa ibang chemicals. So, patutuloyin ko lang ulit siya tapos update ko kayo kung ano yung itsura niya at kung magkukulay pa ba tayo or okay na to. Tada! So, heto na siya, ang ating anyong hair. Pero, pinag-iisipan ko pa din kung kukulayan ko pa ba siya or ganito na lang. So, heto na nga siya, guys. After to apply, yung first is, I think, 20 minutes ako naghintay. Then yung second, about 30 minutes din yon. So, heto na yung kinalabasan niya. Actually, hindi ko masyado makita yung difference niya dun sa una. Ay, hindi. Yung difference niya is, yung kanina kasi, medyo orange siya. So, ito, yellow to white na yung kulay niya. Ayan. So, okay na to. Kasi, gusto ko na din naman na siya. Kaso, hindi ito yung ini-aim ko talaga. Ganto nga kasi siya. Ito, ganto. Pero wala akong idea kung paano ko siya makukuha. So, trial and error lang tayo. Ayun. So, yung results din na sa kapatid ko. Heto. Ayan. Heto yung hinalabasan ng kanya. Ayan. Ilalagay ko na lang dito. So, ngayon. I-end ko na yung video ko. Since bleaching lang naman siya. And, heto na yung bleaching results natin. So, if you like this video, click the like button. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. And, also, watch my previous videos. Meron reaction videos, travel vlogs, etc., etc. And, suggest lang kayo kung ano pa yung magandang gawin. Kaya na to, my gosh. Gusto ko talaga mag-pink. Para din magpakita sa inyo kung anong kalalabasan. Pero, walang kulay pink doon. Kaya, ito na lang muna. So, see you in the next video. Bye! But if I fall, I would get up again.